Oh, ano yung reaction niyo, Attorney Kim, when you first heard the story na pwede pa palang mabago yung final na decision ng Supreme Court? Ikaw din dati, in-emphasize mo yan eh. Final na ang decision. Go, Attorney. Alam niyo, gusto ko lang i-clarify kasi inong gusto ko interviewin, ni-request ko kung marinig o mabasa kung ano yung sagot ni Chief Justice Esmundo. No? Based on his answer, yung answer niya is a general answer, not specifically about, although the question was specific about the Marcos estate, but his answer was general in the sense that sometimes the Supreme Court can revisit their decision if the basis is violation of the due process right of the complainant, of the plaintiff. No? So, yun yung general, hindi naman niya, sinasabi na niya na pwedeng gawin niya. No? So secondly, sinasabi rin niya na kasi siyempre, kumisan, nag-iiba yung makeup ng Supreme Court justices. So, maaring mag-change ang mind. No? Ang aking ng pananaw dito is, first, ang Pilipinas, hindi tayo common law country. Civil law country tayo. Ang mga hukom, nagdi-decision, kailangan may patas. Hindi yung sila pwede mag-decision based on equity. Hindi ko yan, naawa sila or something like that. Yun kasi sa common law country, pwede yun. Maski wala silang patas, pero tingin nila, ito yung just and fair, pwede sila mag-adjust ng decision nila. Pero sa Pilipinas, hindi ho yan pwede. No? Kung walang batas na nagpe-penalize, hindi na pwede mag-penalize. Kung yung batas ay harsh, hindi mo pwedeng bawasan kasi yan yun nasa batas. Ang ano mo lang as a judge or a justice is mag-desisyon ng tama, tapos pupunta ka ngayon sa legislator, sasabihin nyo sa kanila, kailangan magpasa kayo ng batas na mag-a-address nitong injustice na ito. No? Hanggang hindi yung napasa yan, wala ko talagang magagawa. No? So ano sinasabi mo, Tony Kim? Sige po. Ano yung stand mo? Parang sinasabi mo is, yan ang general, pwede yan generally speaking. Pero in this particular case, sa Marcos Estate case, wala namang na-violate na right yung accused. Remember, yung pagbasahin yung kaso, ang mga Marcos, final yung kaso, ang basis niya, sabi niya, yung paglelevy ng BIR ay nagba-violate ng due process right ko. So, yung pinaglitisan na kung may violation ng due process o wala. So ano naman ho ngayon ang ililitis nyo? In-address nyo na yan eh, di ba? Yun yung whole basis ng kaso. So sabi ng Supreme Court, walang violation ng due process. So paano nyo pabubuksan because may violation ng due process? Kayo na nga nagsabi, walang violation. Yun ho yung problema dun sa argument na pwedeng buksan dahil may violation ng due process. In this case, the very meat of the case is kung may violation ng due process o wala. Sinabi na ng Court of Appeal at saka ng Supreme Court, walang violation ng due process. Kaya yun ho yung problema. So secondly, alam nyo, ang Supreme Court is a court of last resort. Correct. Diba? Saka secondly, diba kaya nga final yung mga decision. Kung hindi ho yan magiging final, di wala na ho tayong katapusan dito. Exactly. Yan ang sinasabi ko, di ba? Tayo na lang, paikot-ikot na lang. Wala diba, na katapusan. Oh, sabi ko sa iyo kanina, parang kahit na sino ang mga convicted ngayon, O di pwede na lang sabihin, teka nga, naiisip ko parang na-violate ng katiting yung aking karapatan noong binibista ako. But pabukas ko na yan sa Supreme Court. So pwede, kahit sino. Kumbaga, ano tawag dito, ma'am, magiging president na sa lahat ng mga kaso. Hindi, katulad. Huwag na natin sabihin yung tungkol sa na-convict ka. Kunyari, simple lang. Kunyari, di ba, nag-aaway kayo sa lupain. Kaya ka pumupunta sa kote, palin kote, magsasabi sino ba ang may-ari ng lupain na yan. Oo. Ngayon, nagdesisyon ng Supreme Court na si A ang may-ari. Si B, kung yari, sasabihin natin hindi yan final and executory, di buwan-buwan, kung yari sasabihin, magpa-file si B ng kaso sa Supreme Court para i-reverse yan.
Saka secondly, ang hirap nito is, di ngayon sasabihin ng lahat na tao, bakit ko susundin yung decision ng Supreme Court? Eh, exactly. Hindi pala final. Oo, yes. So yun yung problema. So wala nang final kung ganun. Final and executory. Sabi ko nga, burahin na natin yun. O kaya, final and executory, but always, always, dalawa partner, always, always appealable. Yeah, ang gulo-gulo naman yata, ma'am. Sa ganitong klaseng sistema, ma'am, although si Chief Justice po yan nagsabi, nagugulo po ba ang ating justice system na marami na nga po nagsasabi na unang-una usad pagong, napakabagal, marami ang nagsasabi hindi talaga nakakakuha ng hustisya pagkatapos meron pang ganyan ngayon? Actually, yun nga, di ba, mabagal yung sabi ng mga tao, mabagal mag-decide ang judiciary. Pag walang final, ibig sabihin, yung isang decision pwedeng ulit ng ulit ng ulit, ilalang mas mabagal. So, kasi tumatagal ng tumatagal. Saka secondly, ang epekto nito is, di ba, sinasabi ng mga tayo, lumalabas tayo, pupunbinsi tayo ng mga tao na mamuhunan sa Pilipinas para magkaroon ng trabaho ang mga tao. Eh yung mga tao, parating nilang sinasabi, bakit kami mamumuhunan sa Pilipinas? Eh yung mga rules, regulation, batas nyo is hindi naman consistent, walang stability kasi palit kayo ng palit. So ito na yung dagdag na argument na bakit ako mamumuhunan sa inyo? Eh yung mga decision nyo, hindi nga palit ng palit. Hindi mo maintindihan sino ba susundin correct, natin. Pero Attorney Kim, hindi naman po unprecedented po yun. I don't know if you remember. May kaso din po yung nanay niya. Si former First Lady Imelda Marcos. Or Pal case din. Nangyari din sa Pal case. Pati yung kay former Imelda Marcos, something to do with tax din yun, hindi ba? Na nabuksan din ulit kahit may final decision na. Hindi, so hindi siya unprecedented yun? Yeah. That's why I'm just saying, eh, diba yan yun one of the contributory reason kung bakit hindi masyadong naniniwala ang tao sa justice system ng Pilipinas. Diba? So, hindi naman ibig sabihin dati na ginawa. Eh kung mali, bakit natin uulitin? Oh, tama. Pero siguro, I don't know, if you believe, politically now, not sa judicial, you know, parang may political angle siya, Attorney Kim, kasi a few days or a few months before, sinabi na ni Pangulong Marcos yan eh. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos, buksan niyo ulit yung kaso. Mag-argue tayo. Gawa nun siya, di ba? Tapos nasundan ito ngayon. So isipin ng tao ngayon, halo, ibig sabihin, parang sinunod niya kaagad si Pangulong Marcos. Parang gano'n ang sequence kasi gano'n, Attorney Kim. Ang problema, although sinabi ni President Marcos na gusto niyang pabuksan ulit, i-argue ulit yung kaso, wala naman silang ginagawa para ibukas yung kaso eh. But there should be somebody who will file something in the court to open the case. There's nothing that's happening. So paano mo bubuksan? Hindi naman yung motu proprio bubuksan ng korte kung wala akong magre-reklamo at walang mag-aahain ng isang proceeding or isang, diba? Hindi naman yan porque sabi mo na gusto mong buksan, eh kung wala ka naman ipa-file, ano naman ho bubuksan? Parang lip service lang. Correct. Or parang correct. Political positioning lang. Para sa akin, gusto ko nga ho ma-resolve ito. No? Kasi ano ba talaga? Yan ba eh? Ganun ba talaga karami ang ari-arian ng mga Marcoses o hindi? Pero pwede ho yan buksan through another case. Pero hindi ho dun sa Supreme Court na nag-final and executory na. Kasi wala ka na magagawa dyan. Okay. So para sa akin, dapat noon, mag-file ang BIR ng kaso laban sa estate, sasabihin na failure to pay. Ngayon, the Marcos estate can now, in that case, say that yung assessment yun naman is void or fraudulent or erroneous. Kasi hindi naman yan, yung property namin, hindi naman ganyan. Oo. Eh di galuhin na lang natin lang. Guluhin natin lalo, ma'am, partner. Oo. I-apply natin yung double jeopardy. Pero yung double jeopardy para sa Philippines, people of the Philippines, hindi para doon sa akusado. Ang gulo-gulo eh. Kasi parang bakit nauulit na trial na, binigyan na ng tamang panahon para i-question o sumagot sa lahat ng mga akusasyon. Tapos final and executory, ano bang diksyonaryo po dapat natin gamitin para maintindihan natin lahat kung ano ang ibig sabihin ng final and executory?
I just like to collect in double jeopardy arises po, only joke lang po 'yan sa akin. mag-apply lang 'yun pag hindi ka guilty. Criminal case. Opo. Kaya man din lamang po na ginugulo naman nila. Oh, edi kunuhin na natin lalo, 'di ba? Nakakapikon lang eh, 'di ba? Kasi lalo tama, lalong hindi maniniwala ang mga tao sa ating justice system. Na unang-una na nga ay usag pagong at naka-tilt na nga lagi sinasabi sa may pera, sa may kaya. 'Di po ba? Tama. Pero sa totoo lang, itong kaso na ito, siguro kailangan may resolution. Kasi hindi pwede yan nakabintin, di ba, na nagkokolekta ang BIR, wala silang mahanap. Ang sabi naman ng mga Marcoses, hindi naman yan yung ari-arian namin. Wala kami ganung ari-arian. Kailangan may resolution yan. So, ang resolution yan, kailangan mag-file ang another court case, ang BIR, where there will be an opportunity to magkaalaman na ano ba talaga yung estate ng Marcos. Diba? Pero pag nag-file kasi, naman sila ng panibagong kaso, Attorney Kim, hahaba na naman ulit ngayon doon ang talo ngayon, isang bayanan. Exactly. Hindi, pero yung pag nagkunyari, ang BIR nag-file ng criminal case for failure to pay, ang Marcoses will defend themselves and said, your assessment, your returns is not valid because there's no such asset. And now, it's a presentation of evidence, diba? Para magkaalaman na ano ba talaga ang asset nung namatay ng President Edeline Marcos at that time na namatay siya. Pero how can you expect ngayon, the BIR diba, chief to file a case? Eh, ang nag-appoint nga po sa kanya, si Bongbong Marcos si Bongbong. Din. It's to the benefit of President Bongbong Marcos to resolve this case during his term. Kasi pag hindi niya ni-resolve ito, di pupunta na naman yan sa next term. Hindi na siya presidente, di ba? Kaya nga, ma'am. So ganito na mangyayari yan. Oo. Pagka sinabi mo, kailangan magkaroon ng resolution itong kaso na ito, di ba? Okay, sa termino ni Bongbong Marcos na resolved. Ito, masasabihin na, ito na naman ang final and executory decision dyan. E susunod na term, iba na presidente, pabubuksan na naman niya. O gusto ko, ito ang wala lang katapusan talaga, hindi ba? Yeah. Yun yung disadvantage ng sinasabi na pwedeng buksan yung kaso. Kasi the other alternative is for them to have paid that estate tax liability noon may amnesty. Kasi nagkaroon tayo ng amnesty noon na tapos noong 2021. Hindi, pero pag binayaran mo, di parang inamin mo na tama nga, at inamin mo yung liability. Kaya nga ayaw yata nilang aminin. Magbayad. Oo, kasi ayaw nilang aminin. Oo, hindi totoo yan. Sabi. Well, we're in a catch-22 situation. Yes, indeed. Anyway, Attorney Kim, thank you for your time. You proceed to the party. Pasensya na po, pinabala namin kayo, ha? Saan po ba ang party natin, ma'am? Susunod kami ni Alvin. sa Camp Aguinaldo. Ay, malayo sa akin. Malayo pa na. Oh, si Alvin. Thank you, malapit. Attorney. Mag-ingat ka lagi. Maraming salamat for accommodating us. Can I greet happy anniversary to the M15 of ESOP? Yun.